Yo mga Abel, welcome back nga pala sa Tagaytay Pigeon Channel. Today's video mga Abel, ito, napasyal ako sa San Fernando, then tumuloy na rin ako kay Cap Ivan kasi may pinamili ako dyan sa palengke na kasama ko yung asawa ko, kaso iniwan ako sila doon kasi sabi ko, papasyalan ko lang si Cap Ivan kasi nga gusto ko makita yung bago niyang look. So eto nga yung look niya, papaita ko sa inyo, then papasok tayo sa room. What's up guys? Tayo dito sa loob niya. Loob ng loop. Ay, ito kagandahan dito, sliding. So, ito yung ano niya, sliding. Ganda, parang ano lang, oh. Ganda na pagka-design. Ito yung hagdanan. So, ito, papasok tayo dito. Yun. Yun, oh. Ganda, oh. Sulit. Sulit po yung mga ano niya. Pagka-agawa, tingnan niyo po yung pinaka flooring niya. Ang yung ano, bali yung pinaka steel matting nilagyan niya na pa ng isa. So alam ko may nabibili na ganito eh. So ayan mga Abel, oh, ito yung mga ibon niya. Then nga pala, sabi niya ito kasi nahihila ba to? Yan, nahihila to. Yan, kagandahan dito mga Abel, yan. Nahihila yung kanyang dito kanyang box perch. So kasi pwede mo siyang linisin ganyan. So ito, ayan oh. Bakal. Ito stainless o oh, stainless ata ito eh. So ayan mga Abel, hatain niyo lang pag maglilinis kayo. So napakaganda. Napakaganda ng pagka-design dito, mga Abel. So tapos nakaano ko pa. Nakakisa. May ito yung sinasabi ko mga Abel. Pwede siyang ilock dito kung wag mag-aano ka, pwede mo siyang ilock. Para medyo kuhanin mo yung paan na lang dito ng ibon mo, yung sticker. So, ayan. Ang ganda. Ganda ng pagka-design. Itong section na to, babae, lalaki? Hindi pa lang magka-ano. Bale, hindi separated yung babae, lalaki niya. Magkakasama. So, dito naman sa kabila, tingnan natin. Sliding din dito. Ayan, oh, mga kabila. Ito dapat ang ginagawa natin sa loop natin, sliding. Para maganda. So, ayan. Kisame din. Mas marami palang ibon dito. Sa kabila. Maraming ibon dito. Ayan, mga, ano to, mga stock bird o mga flyer din. Mga panlaban. Ito yung, ito yung mga panlaban nila. So, ang releasing nito, ito. Ino-open na to. Ito yung pinaka-releasing niya. Ayan. Pagpapakawalan yung mga ibon. Baka makawalan. Ayan. Pag-release ang ibon para pumunta doon sa sa viewing sa taas. Napakaganda. Oh, ito. Okay. Napakaganda pala ng pagka-design dito. Abiel, ang ganda. Sulit. So, ayan mga Abiel. Tataas doon sa kabila. Pagka lumabas dito, diretso doon sa tinaasan natin ng bubong. So, doon sila magtatambay. Para walang overplay, no? Tama. So, ayan. Para walang overplay ng pagkaagawa, magandang pagkaagawa dito sa ating loop. So ayan, sinamahan tayo ng loop man ni Cap Ivan C. So ito, ang daming mga ibon dito. Halos ano, mga young bird ata to. So punta tayo sa kabila naman. Okay. Sa kabilang ano niya, sa kabilang loop niya, doon sa mismong lumang ang loop niya dati. Tara. Well, ito naman yung dati niyang
o yung lumang loop niya na ginagamit dati. So may mga ibon pa rin naman dito mga kabel yan. O. Dalawin, may isang diving board doon. Tsaka meron din dito sa kabila. Ayan. Dalawin pasukan. So ngayon, papasok din tayo dyan. Pero ito talaga napakaganda. Ang ganda ng pagka-design. Ayan, medyo lumalabo lang. Ayan, ayan si Cap. So ayan. So ito mga kabel, pupunta muna kami doon sa anyang old loop. So mamaya interviewin natin si Cap Ivancy about sa mga ibon niya. Then ito yung loop niya. Ayan o. Bel, ito yung hallway niya, daanan ni Cap. Ginawa talaga, pinasadya para sa kanya. So ito, dito tayo sa kanyang loop, na old loop niya. So ayan mga kabel. So ito yung kanyang ano, meron din siya dito ng ano, pinaka hallway. Dito yung isang ibang ibon niya. So meron niya nakatirang isang ibon na yun o. Oh. Makikita nyo, ayan. Yung nakatirang isang ibon. Yun. Buong buo katawan. So ito. So yun yung mga, yung babagsakan niya is ay nililinis din natin mga uling oh. So ito nga yung kabila, wala nang mga naalagay na ibon. So ito, punta tayo dito. Pasok tayo sa cock section niya. Ito yung cock section niya. So kagandahan dito mga kabil, nakakalipad-lipad yung mga cock section niya. Kasi mas maganda naman talaga sa tutusin mga kabil is nakakalipad yung mga parako. Kasi para nakakapagpag sila, tapos nai-relax nila yung katawan nila. Sa akin di agad basta-basta nasisira yung similya ng ibon natin pagka nakakalipad yung mga ibon. So ito, maganda ng mga ibon. No? So medyo lumalabo lang, madilim ang ating camera. Papupuntahin natin dito sa likod. Yan, para makita natin, papupuntahin natin sa dito sa kabila. Ito mga kabil, dito sa kabila. So yan mga kabil, yan mas maliwanag. Dito tayo sa mas maliwanag. Ito yung mga breeder niya, magagandang klaseng ibon. So yan, nakikita nyo, talagang maganda yung mga ibon ni Cap. So yan, na-plain water nga lang siya. Mas maganda kasi magkahiwalay talaga yung mga barako tsaka yung mga babae. So ngayon, kapag ka, syempre pagka nakahiwalay yung mga barako tsaka babae, makakapamili ka dyan kung ano yung mga nakapick at yun ang pwede mong i-breed sa mga susunod na season. O kahit anytime, pag nakakita ka ng pick, pwede mo silang nakapick yung ibon, pwede mo silang i-breed na ngayon. So yun, sa panahon kasi ngayon is mga naglulugon yung mga breeder natin. O yan, hindi may iwasan talaga. May mga lugon na yan. Like nito, yung pencil blue na yan. Ayan o. Yung iba naman is mga naka-condition. Like nito, naka-ARPF na to. Yung iba is halos talagang lugon. Ayan. Dito niya. So ito mga kabel, dito naman tayo sa hen section ni Cap Ivancy. So ito. Ngayon, palilipatin uli natin din sila dito sa harapan kasi medyo madilim yung camera natin. So mas maliwanag kasi dito, dun, sa kabila. So yan. Yan. Oh, dito, lipat kayo sa kabila. Lipat. Yan. So yan mga kabel, oh. Mga nakakondisyon yung ibon niya ngayon. Pero ay, may lugon din pala. Yan o, naglulugon din itong isa. Ayan. So ayan, hinarap natin yung mga, may young bird pa siya dito na isinama ata. Gagawin niyang stock bird. So ayan mga kabiel, ito yung mga young bird niya. Cap, bali halos ilan lahat tong mga young bird mo, mga stock mo dito? Mga 40 lang. Ah, 40. 40 mahigit tong mga stock bird niya dito, yung mga breeder niya, mga hen. Ayan. Ganda ng mga ibon niya. So may mga ano din dito, may mga nag-finisher na rin dito, do. Meron. Oh, ito, may mga finisher niya, meron din daw siya ng finisher. Ito, iba-iba. Ito, meron ding ito na PhD ito. Ayun, may PhD din siya. Ano nangyari dito, Pilay? Ito
Ah, putulo. So, ito mga abil, meron siyang breeder na putulo yan. Medyo nahihirapan lang siya, pero ano yan, ililipat din naman yan eh. Kaso, dyan lang doon muna habang 75% stitch. Ah, ito, 75 stitch daw ito. Naka-inbreed siya. Wegen, 1/4. Wegen? Ha? Bander Wegen pala ito eh. Stitch. Magandang klase ito. Kaya hindi maitapon. Okay, hindi siya maitapon kasi 75% stitch, tapos 25% Wegen. Ito nang ibon. Kagandaan niya, naka-perlize siya eh. Perlize siya eh. Yun ang gusto sa kanya. May kapatid yan dyan. Wala rin. Ah. Ganun ka mukha ka mukha niya. Oo. Ay, nakita mo, saka may sinito. So, ito mga kabel. Ito yung kapatid nung pilay. Putol, ayan. Mukhang kamukha niya. Ayan. Lugon na lugon nga lang. Ayan. So, ito mga kabel. Ganda ng mga breeder niya.